Jack Mabat ang buong kupunan ng Smart Omega. Diretso na kagad tayo para sa drafting phase. Game number 2. Match point na ang Smart Omega. And ang kapalit ko kasi dito, yung respeto. Ayan na nga, may respeto. Pero kasi sila gumamit nung una dito sa isang leg. And ayaw naman dito na makalaban ng isang leg. Lalo na sa kamay ni Kyle Tizzy. Na nirarank nga, di ba? As even first. Ni Kyle Tizzy, first nga sa kanyang listahan. Pero knowing na ang Falcons AP brand, they've been on a roll. Kumbaga, ini-stop ni Chuck nung under trunks yung pag-roll na yun eh, di ba? Parang sabi niya, hanggang dyan na lang muna. Diba, yung smooth or seemingly smooth na ride ngayon ng Falcons AP Bren. Pero, kasi Burrito, unang araw pa lang naman nila ngayong season. Diba? At medyo may pagkapaka pa. Pero, eto muna. Ang isa sa titingnan natin na ipaprioritize dito ng Falcons AP Bren. Ay! Zaz! Kaya palabinan yung lingding. Oh, tsaka ano, tsaka inalis din yung Zushin. Kasi normally, nakikita natin no sa mga ano sa mga dumaang nagdaang tournaments, ano talaga ay Zask and Zushin ang nagpapalitan. 'Di ba? So ngayon, ay Zask. Ano kaya ang uuwi dito? Roger plus Edit ata ito. Okay, Roger. Roger? Na. So pwede ang Edit. Tarang. Pero Ruby. Ruby. Okay, so yung pagkaban kanina sa Ruby, so, somewhat na parang nakikita ng side of Smart Omega na parang pagkakataon natin na kukunin nito. Pero at the same time, kasi with the addition of Zaz kasi dito for Falcons AB Bren, tama ka, na normal nakikita natin Zushin Zaz. Pero ngayon sa pagkakataon nito, ano ba yung isa sa key advantage ng isang Zaz? Diba? Nakita natin, great example from Team Liquid PH kanina, di ba? Ang dami niyang chances na sabihin natin makasurvive and pagbigay ng dam siya, not really necessarily putting himself on the side ng danger. Mali pala ako kanina kasi nakaban pala yung Edit, kaya pala Ruby din ang kinuha nila dito. Pero gusto ko yung sinasabi mo no, about dito sa isang Zask. Samahan mo pa ng Terizla plus yung pick-off capability ng isang Hayabusa na mapupunta ngayon kay Kyle TZ from Falcons AP Bren. Ngayon naman, ano magiging hero dito na kukunin ng Smart Omega? Pwede sila actually tumingin sa isang Valentina kung gusto nilang umagaw din ang penalty zone or even upon the edge of the void. Di Nolan, ay, naglabas kagad sila dito ng jungle. Okay, so tama tayo na flex somewhat ang tong Roger for Smart Omega. So, understandable dito na tatapatan pa rin nila na may kabilisan din assassin here for Andor, yung isang Hayabusa. So, they need to find a way nga lang, syempre, to reach the Zaz, if ever then, onto the backside. Pero looking forward to the 4th and 5th ban for both Smart Omega and for Falcons AP Bren. Speak of ban, it's going to be a Tigreal Na tatanggalin. Mahirap kasi kalaban yung Tigreal eh. And yung lineup kasi nila dito, parang may tendency ding magkumpulan. Kasi nga naman, di ba, pag nakakuha ng I'm Offended, itong Ruby, may pag-go talaga na gagawin. Oo. And ayaw mo kasi na ma-force ka magkumpuha ng Purify, di ba? So Mosco ba nga alisin? Same with the Jawhead. Ngayon, ano, magiging final ban. Wala pa rin mage, wala pang roam na pwedeng kumuha dito sa isang Hayabusa. Or kung gusto nila i-flex itong Ruby, pwede rin naman. Pwede rin. For Smart Omega, parang wala pang necessary na pwede natin masabi na ang Ruby onto the XP lang to. Yep. Ang Ruby onto the roam. So we're quite light pa sa ngayon. Pero ngayon, sa pagtanggal ng Vexana, mas nililimit nila yung ginawa kanina din syempre. Dito ng Smart Omega, especially with the Eternal Guard. Timing is everything, but Aurora nga pala. Oo nga, isa rin sa mga umaangat. No? Day number one, napakaraming beses natin nakita. Kahapon yon, napakaraming nating beses nakita ang Aurora na naglaro at napagana ng ilan. Pero ngayon ay ang Smart Omega ang masusubok. At kumuha na rin sila dito ng isang Claude. Ano ang magiging final pick? Ano ang hero ni Ogwen? Ano nga ba ang mga available? Yeah. Gusto ko yun na medyo napa-double take sa camera si Super Marco pagka-pick ng Moskov, di ba? Sakto. Diba? Ayan na. Wait lang. Saglit. Naalala ko, sabi ni Coach Daki kanina. Kanina lang, ha? Actually, kagabi ata or kanina, yung post niya.
yung mga lason daw, tatanggalin niya. Tinagya pa si Coach Lembot doon. Tatanggalin daw niya yung mga lason. Pero hindi pala. Hindi pala. Kukunin pala nila itong Hylos na ito. Sila pala mismo yung pwedeng manlason dito sa Smart Omega. And right now, for Smart Omega, ang isa sa hindi natin madalas nakita pa mula yesterday. Wow, kala mo ang dami ng araw. Eh, no? Okay. The X-Morg for Smart Omega na malamang mapupunta sa kamay ni Ryota. Oh, Ryota yan. Again, magandang matchup pa natin may kita. Teresla and the X-Morg. Pwede nga i-argue ito no, na kaya-kaya namang basagin yung Virago Armor ng mga hampas-maso dito ni ano eh. Ni Teresa eh. Pero, ang mahirap kasi yan, right after nun, yung sunog, yung pokes, diba? Tapos true damage pa yun. Yun yung isa sa kailangan na maging answer, magkaroon ng answer agad rather dito, ang Falcon sa AP Bren. Kasi guys, it really depends on how you see it eh, and how you look at it. Yep. So, sa Ingel ng Smart Omega, syempre may kalamangan sila, especially with the sunog. Lason nila yun eh. Welcome true Legends. Damage, kumbaga. Okay. Pero, for the side of Falcon sa AP Bren, their mission to shut down that export is to delete or eliminate the Frago Armor. So, depende talaga yan on how will you look. Pero ito yung titignan natin. Grabe naman. Muntik na magka-first blood agad, Burrito. Napuruhan ka agad doon. At saka, nakikita kasi natin yung lineup dito ng Smart Omega. Pasma, ano yung Pasma build eh. May init lamig sila dito eh. Si Okir at si Atoy R. The Pasma lineup na hinahatid ngayon ng Smart Omega. Init at lamig. Init at lamig. Oh, so good. Ay, medyo sasabi dito Smart Omega, parang maaga pa lang, kailangan ipakita na natin Chak no, itapang natin. Okay. Eh, lalo na yung hero niya, matapang din talaga, di ba? Sakto pa rin na, Captain Hook pa rin. Kasi nangahatak pa rin yung Ruby eh. Ay, oo nga, no. The Captain Hook, ladies and gentlemen, Chak Mamba, nagpapakita na naman ng mga hooks. Ayun kung kanina tayo, Franco, eh. Ngayon naman, eh, Ruby. Ito na yung isa sa pinakakailangan natin bantayan. Yung mga surprise na I'm offended, don't run walking. Kumukombo din to eh. Oo, ang tagal din ang hold dyan. Mahirap yun. I'm offended, don't run walking. Tapos hindi lang yun ha, kasi may damage din talaga yung hero na yan. No? Pero ang siguro naging call na lang dito ng Padua sa IPM. Dahil nga dito sa lineup nila na medyo, ano no, medyo hirap doon sa mga crowd control. Purify na lang tayo. Dalawang hero sa kanila naka-purify. Si Pew at si Supermarket. Oh, tapos si Ogwen, parang extra heal tayo dito. Healing pagka, lang. Paglagay natin ng Glorious Pathway, may heal pa tayo. Oo nga. Ay, tandaan nyo, yung Revitalist, nabibit-bit na yan. Nabibit-bit sa katawan niya, eh, di ba? Oo. At yun yung gusto mangyari later on ni Ogwen. Medyo napanood natin kapo niya. Very familiar. At yung bakit nga ba familiar, syempre ngayon, naglalaro din yung gumamit ng Hylos yesterday. Oo, si Chak, no? And ngayon, na may hatakan doon sa unang third ng laban na ito. Again, Atoy R at si Owen, nakasilip din. May idea ang magkabilang player na ito. Kung saan manggagaling. Flap easy, nakasilip din. Level 4 na. Level 4 lang, ha? Okay. Abang lang yan. Pwede na sila dito umatake. Katulad nga ng sinasabi ko sa'yo. Dinamay pa pati yung spawn. Pero okay nga lang din. Dahil yung Falcon TV Brel, gagawin nilang go signal yan. Para umengage into a fight. Flap easy with a penalty zone. Isang tatamaan pero makakatakas pa rin naman. Flicker exhausted for both Ryota and Flap easy. Habang yung turtle, magpapabalik-balik lang muna sa kanyang pit. Yeah, may mga ultimates na nagamit. Even yung mga spells ay nagamit din. Purify, yung revitalize, and yung flicker from up. Sa gilid! Doon pala bumiktima ang mga members din na Smart Omega. Habang nagkakagulo-gulo sila, makakasipot pa rin doon si Okir with the passive. Habang dalawa rin naman ang tatanggalin nila in addition to what they did to Few and Smart Omega in an instant. 3 kills plus a turtle. Napaganda simula nito para sa bagong barangay. Ay. Smart Omega, nakakalamang against Falcon's AP Brand. And dito ako surprise ha. Jome and the Super Marco. Pero mamaya na kasi si Andorio. Paaksyon talaga si Andorio. Sabi eh, ni Andorio, wait lang. Wait lang, Prince. Huwag mo na magsalita. Atake na naman ako. Mamaya mo na-explain. Mamaya na kayo mag-explain. Kasi kita mo, non-stop action for Smart Omega. Pero going back. Going back. Going back dun sa gusto kong sabihin.
Again, early game ang galaw ng isang Roger habang late game naman para kay Super Marco. So, ang goal lang dito ng Falcons AP Bren, i-prolong yung mga game, i-prolong yung team fight hanggang sa dumating yung punto ng mga 3-core item na si Super Marco at makalaban na katulog nila. Diba? Oo. And for Smart Omega naman, yun yung kabaliktaran. The opposite naman. They want the early game at napapanindigan naman nila. That's a great start. A huge head start nga for me. Yep. Kasi diba, 3 kills sila ni Instant. Tapos, nakikita natin ngayon na yung aggressive na sa meron si Chaknu na e-equip nila onto something great, which is a kill na bibigay pa dito kaila Adoryu, kay Okir. Habang dito, nilatag ng alam din na Glorious Pathway. Okir is the target! At ngayon, magsasaksi doon si Lafew sa pag-takedown sa kanya. Habang Flapeezy going for the follow-up, umalik na nga lang din doon si Flapeezy. Grabe naman yung Ugi Shadow kill na yun. Tumuto doon. Pero humahago na nga lang din ang mga espada dito ni Antorio. There's going to be the fracture. Babalik dito kay Flapeezy. Magta-tag din si Chaktu. At si Ryota, nasusunod na nga lang din dito. With the last insanity, Flapeezy is down. Chaktu magiging sakripisyo. Pero hindi pa yata sila tapos dito, Burrito. Hindi pa tapos. Apoy R ay narito rin. Again, nakita natin. Ang dami mga crucial moments doon. Yung galaw ni Chaktu, aka Captain Hook. Napakaganda na nagiging performance niya. Pero Falcons AP Bren, hindi tayo sanay na nakikita na sa ganitong sitwasyon ang mga bees. Ibang klase ngayon yung sabihin natin, bagong barangay talaga. Pinapanindigan nila. It's a newer version for Smart Omega. Ay, at ngayon may isa na naman maatak. Akala natin si Kel parang papasok tapos retreat. Kaso nakaabang lang din si Chaknu. Alam niya eh. Alam niya. Dun sa may shadow na yun ay may pupunta talagang ninja. Walang iba kundi si Kyle Teezy. Parang ano yun, sabi niya, lapit ka ako, sige. Hinok na laman dito ni Chaknu. Pero kung papansinin natin, again, ang maganda dito, hindi pa nati-takedown itong si Jome. Wala man siyang contribution sa ngayon, ha. Medyo ngiti-ngiti lang ang contribution niya. Pero, ang importante dito, even Super Mario, importante, walang namamatay sa kanilang dalawa. Oo, mapapangiti ka pralaga kapag yung mga secret weapon yun, hindi pa masyado nare-reveal. Oo. Diba? Pero ngayon, si Chaku, ang ginagawa kasi nila dito, kahit may nightmare spawn pa lang yan, ini-eliminate na nila na mabilisan din. Okay. Diba? Para kahit pa paano, marating nila yung positioning nila. Very crucial to sa may mga mid-bush natin sa LNR. Pero pagdating sa bot side, eto sabi mo, ngumingiti pala sila. Ayan na, yung ngiti. Ngingiti para ka pa ba kapag ka may apat na miyembro na Smart Omega ang nag-aabang? Yung ngiti, para mapapalit. Partnership yung winners! Nandun sa pinakagilid nila, at na nga lang din ang carpet. Susunod nga ba ang members of Falcon sa AP Bren? Mukhang hindi na muna sa ngayon. Okay, kalma muna. Atoy Ars, to the rescue na rin. Flap DJ sumilip din. And Doryo, available na actually yung Heptasis niya. Same way that Hunter Strike, if not mistaken. Pero ang Smart Omega, nagsama-sama. Grabe naman to. Aray, 1v1. Ang sakit naman ang normalan. Sabi ni John, papalag naman eh. Papalag naman eh. Bossing, sige. Kaso, namataan niya parang, wait lang, may Ogwen ka pala dyan. Parang lugi yata ako ah. Parang nakakaramdam ako ah. Parang plano mo talaga yun ah. So, may something na naman. Again, Falcons AP Bren and Smart Omega. Ngayon ay lamang ng 2 tipo ang bagong barangay. Mm-hmm. Pero ngayon, final turtle ng laban na ito. Mamamayan si Jobe sa itaas. Medyo tahimik ang mga pangyayari. Pero dito, hindi na nga yata magiging tahimik ang buhay din ni Chaknu. Nating na-try na nga lang din. Mataan dito ni Flapeezy. Hahatake. Nandyan yung I'm a Feather with a Don't Run Bob King. Haba si Super Marco. Go doon sa pinakalikod. Pero Blazing Doa, Chaknu! Ay, matotore down niya. Haba si Flapeezy naman ngayon ay makakahawak na ng turtle. But on the other hand, kita mo naman for Smart Omega, nang push muna tayo ng lane kung hindi tayo nakakuha ng objective doon sa turtle. Ay, hindi ka papatunaw doon. Andorio ay tumatakbo. Dalawang members from Falcons AP Bren humahabol sa kanila. Pero nakalimutan nila si Jome, si Big J, doon sa may bandang itaas. At kailangan nilang rumisponde, kundi mababasag yung tori na yan. Grabe si Jome, no? Just owning every lane na mapuntahan niya. Ngayon, mapapansin natin for Smart Omega, hindi pa sobrang lumolobo yung network lead na meron sila.
Pero nandun yung ramdam mo na parang may advantage sila sa game number 2 natin sa ngayon. Okay. Tsaka ang dami mo kasi i-expect eh, no? Dito sa lineup ng Smart Omega. Dito na siya agad. Iba-iba yung galaw eh. Kung for example si Ukir, may mga counter-engagement sila na pwedeng antayin. Chakno with yung mga captain hooks niya, di ba? And yun yung mga punto sa Fantasy na kailangan nilang maging aware, di ba? And lalo na, itong si Owen, parang hindi na siya sinasanto eh. Kanina, ayos lang kasi masyado makulat, masakit. Pero with the damage na meron ngayon ng Smart Omega, kahit siya yung humarap, pwede siya i-takedown eh. Okay lang. Wala nang kailangan i-please ditong Smart Omega, kumbaga. Pero si Super Marco, medyo maaga yung Blazing Duet nito, pero medyo maiipit ang alam nito si Okir. Na ngayon, hindi pa rin naman mapaproke yung kanyang pass eh. Pero si Ogwen ang babalikan doon na Smart Omega. And that will be it. Papasok man dito si Caldizzi. Si Joe, medyo napalalim. Nakuha lahat ng damage ang Falcon AP, Bren. Buhay pa rin. 2-for-1 na naging palitan doon. What a crucial Ugi Shadow kill from Kyle TZ. Na-survive pa ni Flap yung tika ng pagkakamatay doon. But still, mahahawakan muli nila yung top, yung bottom lane. Mapoprotektahan. Ibang klase talaga gumalaw itong dalawang team na to. Grabe, no? Yung akala mo biglang lamang na isa, pero gumawa ng trade lane. As so far for Smart Omega, isa pa lang naman yung nababasag din nilang Tori dito. And that's onto the top lane ng Falcon sa AP Brent. Pero eto na naman, tayo sa isa na namang Lord para sa game number 2. First Lord, pero mukhang maagang tatao mga members inaabangan, dito. Inaabangan niya Lord. Alam niya na nag-clear itong si Super Marco. Dito ba dadaan? Okay. Nakikiramdam lang ang Smart Omega dito. Hinahanap din siya. Oh. Hinahanap siya nila Kai. Naghahanapan. Pero pababa kay Joe, ma. Medyo dangerous situation yan para kay Joe, if ever. Kasi may ultimate dito si Kyle TZ. Pero eto muna. Ulit, babalik muli tayo sa isa sa goal nila eventually. Auto-taking down the Lord dito, Burrito. Okay, ako natatakot na kay Adorio dito. Okay, nag-decision na siya na umalis. Kuha mo na ng purple buff. Lumalakas ang sintig ng mga aking puso dito, Burrito, ha? Okay, Super Marco. Tamang clear lang muna siya at manage ng wave dito sa gitna. Ano si? Si Flap TV. Ano? Ito ata goal nila. Nakita, sabi ni Ando, wait lang. May tore pa. Clear muna. Push natin yung wave natin dito sa may bat ng baba habang yung Lord. Sure na papaikuti-kuti muna nila to. Ito, nagsimula 10 minutes. Nagsimula yung timer. Lord dance natin. Okay. Yan, lahat na nga ginawa ni Moonton eh. Pinaano na, pinasakit na yung damage yan. Hindi na pinapanabas yung Lord. Pero may dance pa rin talaga nagaganap. Okay, paano si AP Brent? 5-on-5. Pwede ata sila dito ah. Paparating na rin si Super Marco sa pinakagilid. Kaso, naramdaman niya. Oh. Nice latag of BMI na nga lang din doon, Burrito. Nakita ko yung parang inaantay mo rin eh. Inaantay mo rin eh. Buti na lang, hindi tumiretso talaga din si Super Marco. Again, bulletproof of Marco ang ating pinag-uusapan. Jack Ma, Behamfield na rin. Available na yung kanyang immortality. 12 minutes, Burrito. 12 minutes. Gagawin ba na yun? Pag binitawan yan, ang na-reset yan, magiging 2 minutes yan. Oo, pwede na. Ayan na. Ay, hindi, ayaw ni Ryota. Ayaw gawing level 2. Ayaw gawing Luminous Lord. Okay. Sabi nila, Marco, habang wala pa, do your thing. Do your thing dyan. May bandong top. Pero natatawa-tawa na nga lang din doon. Ito, medyo. Ayaw pa rin i-reset. Ayaw bigyan ng space yung Lord. Ayan na. Pero si Super Marco, nakita nila doon sa may top lane, ha? Pwedeng go-signal ito para sa Smart Omega. 4v5 to. Wait lang. Ang ganda ng position ni dito ni Andorio forever, ha? Di nagtantan si Marco doon sa top lane. Pero hindi pa nagre-react sa ngayon ng Smart Omega. Ay, sakit. Flap TZ, medyo nasakta na nga lang din doon. Pumasok agad dito si Kyle TZ with Ugi Shadow Kill. Nakabang ang mga members ng Smart Omega. This might be a go. Alam nila mga lang ultimate ngayon ng Ayabusa. Pero medyo nagdadalawang isip. Nararamdaman nila, there's something missing. There's someone missing. May nawawala talaga si Blue Bulletproof Marco ay nandun. Pero mag-go at ang Smart Omega. 4v5 daw kasi ang laban. Bumis ang akal. Ata nila itong Lord na to, ha? Ito na. Ang pinaka-ultimate Lord fight na makukuha pa rin ni Candice habang sama-sama pa rin naman sa Jack. Susugod, sakto pa. Yung tagapagligtas sila dito na si Super Marco with a Blazing Duet. Just why getting pa those damages. Goal for the shutdown. Napa si Joe gumagapang dito. Kumakalmot. Pero mukhang mapapatras na nga lang din siya.
May dami mga crucial moments dito. Halos critical lahat ng mga members ng Smart Omega. Kailangan nila mag-TP out. Lord, grabe. Ay nakuha! Grabe yung steal na yun. Panoorin natin sa Infinix Instant Replay. Saktong-sakto eh. Inabangan lang talaga. Right after ng penalty zone, naugasag lang dito ng Smart Omega. Then pumasok itong si Kyle Kizzy with a contribution. Sana isa ganitong klaseng sitwasyon ng Falcon sa EP Brin eh. Alam mo, hindi naman irarank yan ng first. Hindi yan mararank ng first. Kung wala-wala lang. Acknowledged eh. Acknowledged. Diba? At ngayon, nakikita natin na talagang tinatry nila yung basin na ma-maximize itong Lord na ito. And imagine, nakaangat na rin lahat ngayon ng wave ko. Kanina halos walang basag na tore. Sa Smart Omega, ngayon may nag-aabak na ang Doryu. Makikita ng mga shuriken! Ay, nakita ng shuriken. Natapakan. Nakita. Buti na lang may shadow pang natitira para makataka si Kyle. Ay, yun yung mga game sense eh. Game sense yun. Grabe. Ganun nila, kakilala rin yung isa't isa. Parang na-review ko to nung pinanood natin sa game nila laban sa ano. Ganito yung mga tagwa ni Andorio eh. Naaral ko to eh. Para, tsaka, ako kasi gumagamit din ako niyan eh. And kung ako yung nasa sitwasyon niya, baka dito rin ako magtago. Abang din eh, di ba? Grabe yung heightened senses ngayon ng mga players natin. Pero in an instant, kung kanina Smart Omega yung sinasabi natin na grabe si Lee may hawak or may control, pag-apak ng 13:30, ayan, may specific time ng pagkakuha ng Lord. Biglang umiikot yung bola papunta sa side ng Falcon sa AP Brin. Oo nga eh. Tsaka, ito masasabi ko lang. Anong game number one, si Captain Hook talaga yung nagbigay ng ilaw dun eh. Pero ngayon wala pa tayong nakikita na something na pasabog mula dito kay Captain Hook. Wala pa siyang nakikita ulit eh. Kasi kung mapapansin natin, laging may bodyguard or merong nakaantabay din dito na tanong si Owen kay Chakno eh. Si Master Owen, and he knows each and every nook and cranny na pwede pagtaguan talaga. Isang ruby pero nilatagalan dito ang Lord's Pathway. Aabante sila! Andor is down! Habang ang Falcon Zabi pa rin naabante. And doon na maganda penalty zone na magagaling kay Flap Dizzy. Okay, will fall with a double kill to Super Marco. At si Jom, tinipilit ni Try yung best siya para ma-relieve yung pressure sa mid lane. Pero siya, yung i-relieve dito, nila Kyle Dizzy. Naku, pwede yata tapusin ito. Alagaantay na lang ng mga minions. Look at that high-level play from Jom. 15 seconds para sa kay Andorio at Jack Mamba. Aabot nga ba sila si Atoy Arnel na natitira? Meron din naman siyang immortality. Pwede niya gamitin yung Lost Insanity para lang ipangharang. Pero sabi ni Pato Jimmy, hindi. Timing. Unay niya na namin! Ikaw na lang pala natitira. Oh, sige, etong sa'yo! At nandito na nga lang din mamarcha ang mga members sa Falco City Brenna. Abot sila Andorio at Shakdo para dumepensa. At magtatagumpay naman sila na ma-prevent na matapos agad to ng Falcon Saby Bren. Wow! What was that? Si Joe, hinat niya yung mga lanes versus four members. Actually, lima nga yun from Falcon Saby Bren. Di siya natakot. Kaso, dito nga lang medyo matatakot ang Smart Omega Burrito. Kasi, nakakuha na naman ng Lord. Okay. Tapos, nawala pa si Andorio for ilang seconds. Ang problema, pabuhay na rin yung Lord. Ayan na nga, nabuhay na yung Lord. Ayan na. At kasama nila ito. Ito ay medyo makunat-kunat at masakit-sakit. 24 seconds para kay Andorio. Pero with the kits na meron ang Smart Omega, ako naniniwala ako na may posibilidad pa na ma-clear nila ito. May posibilidad pa na mabawi. Pwede pa. Pero ang tanong, papayagan ba ng Falcon sa AP Brin? Walang flicker si Flap Dizzy. Walang mga surprise penalty zone. Sasalubong din nato yung araw. Nililiko. Nililiko lang niya. Pero okay. Glorious Pathway. Pero nililigaw na nga lang din sila dito ng Falcon sa AP Brin. At habang dinatry nila yung best sila madepensahan ito, pinaka-base nila. And nandiyan si Super Marco giving damage with the Blazing Duets. At mukhang ito na nga yung gusto nila maging call. Ang tapusin ang game number one na makukuha ng Falcons ni AP Brin. Game 2 win. Grabe! Napakatindi ng action na ating nakita. That's going to be a game 2 for Falcons AP Brin. Win. Ang araw na ito na hindi tayo makakakita ng game number
3 for the second time in a row. Falcons AP Bren getting the victory. Ganon-ganon lang nagkaroon ng ability ang Falcons AP Bren to turn the tides against them and ensure that they extend this to a decider series. Okay, ingan. Anong masasabi mo dun sa matchup? Interview ka muna namin, boss. Okay. Anong masasabi mo dun sa matchup na yun? Because I feel like it was back and forth all throughout, di ba? Literal na back and forth, pero isa lang masasabi ko. Game number 3! Para ikaw. Gulat ako. Alam mo yun, Matic, laging magkakaroon ng intense matches dito sa MPL Philippines and that is gonna be leading towards a game number 3. MVP of that matchup is none other than Ogwen. Master Ogwen himself, ganda ng kanyang ipinakita with that Hylos na kanyang pinick up kani-kanina lang. Kasi parang very calculated. Hindi nagme-make sense yung una niyang galaw sa tingin ng ibang mga tao. But all of a sudden, nagkakaroon ng kills bigla. And yeah, this is what we have been talking about the past few series and even yesterday, that you wouldn't expect a Hylos to set a place for your team. Because wala siyang crowd control aside dun sa tusok ng kanyang skills. But then, more than anything, the goal really is to be the sandbag. Kapag wala na and exhausted na lahat ng spells and skills ng inyong mga kalaban, that's the perfect timing for your team to go inside and ensure na wala na silang spells, wala na silang skills, wala na silang way to retaliate against the damage output that your team will be setting up. And I think nung early start ng matchup, OMG talaga yung nakalalamang. But then here in this second Lord 13th minute mark, it was here that the side of Falcons AP Bren decided na, okay, tama na to, kaya na natin pumalag kasi si Super Marco may item na, si Kyle TZ has enough item build, and yung pagkakapasok ng Blazing Duet has always been crucial. That it makes the side of the barangay na mahirapan in terms of being able to set up plays for their team. Kasi aside from maganda yung pagkakapasok ng Blazing Duet, maganda din yung pagkaka-proc niya ng kanyang Purify. Hindi siya, kumbaga, kasi may ganun eh. Minsan, kakabahan ka na mapapakast ka agad ng Purify kahit hindi pa masyadong kailangan. But for Super Marco, he really is as cold as ice. He proved na kayang-kaya niyang makipagbalagbagan when the time calls for it. Which is why, kung pabalikan natin, no, yung naging performance here in game number 2, it wasn't really total domination from the side of EPCAP from the start. Again, binanggit na natin na they were patient enough when nagkaroon na sila ng item build na pumasok na lang. And it was Super Marco who has been, in a way, split pushing. Kasi si Kyle TZ, minamaximize niya yung damage output niya, especially because he has this war cry, meaning every 3 basic attacks, magkakaroon siya ng additional damage output. So, kailangan niyang i-maximize yung damage na yon. But then still, props to OMG because sobrang crucial nung pagkakahatak niya Chapnu ng I Am Offended. I think it was at least 3 people from FCAP na laging nahuhuli. It's just that sobrang crucial din ng damage output na pinakita sa atin ni Super Marco, which is why it really translates here in the statistics that we have. Siya yung rich guy, siya din yung naging carry kasi all throughout the match he was farming, but also when he's done farming, kapag na-push na niya yung weak lane, na kanina kung babalikan natin nung second series binanggit ito ng Team Liquid Philippines, this is what they are good at: lane management, wave management. The moment they are done pushing the waves that they need to push, that's the time na kailangan nilang mag-recalibrate as a team, kailangan nilang bumalik sa posisyon, kailangan nilang makipagpalagan kasi yun yung opportunity nila to win in a 5v5 matchup against their opponents. All throughout the match, this is really the composure that we want to see from FCAP after being able to bag multiple championships from multiple countries. And yung ganong kind of composure, yun yung nakita natin from them here in this game led by Master Ogwen, na talaga nga namang siya talaga yun nagsasoak up ng damage output. Paulit-ulit nating binabanggit yun. But what better way to prove that than Master Ogwen using it? I mean, honestly, nasanay ang Falcons AP Bren na nagkakaroon sila ng sandamakmak na matches. In fact,
Hindi ba sa loob ng game isang seven. Linggo, ilang best of seven na inilaban nila? Parang tatlo ata eh. Halos tatlo. Sanay na yan, kaya sabi nila, game three lang. Nako, been there, done that. Di na sila napapagod. In fact, nag-gym pa nga yan pagkatapos ng mga best of seven nila eh. Ganun sila, ganun yung AP brand, Falcons AP brand ngayon. They've no, alam nila paano gawin to. Their endurance is high. Kaya naman, kahit gaano pa katagal yung mga Lord Dances. In short, para sa mga viewers, sorry, pero mahaba mga Lord Dance sa mga Pinoy talaga, sorry. Yeah, I mean, Auntie, how long has this game been? Halos ganun lang din eh. Siguro mga 14 minutes average lang din yung tinagal ng laban. It's been the average of everything that has happened all throughout this game. Kitang-kita mo din yung naging heels na bigay noong high loss all throughout this matchup. 11-11 may have been a lucky number for Falcons AP brand, and they have to make a wish now para makuha itong seryeng ito in general, because we are going to be going into a game number 3. At syempre, bigla na naman sila. At syempre, paano ba yan?